Magandang umaga po sa ating lahat. Inaniyahan ko po na ang lahat po ay tumayo at atin pong pakinggan ang nakasulat sa banal na kasulatan sa Aklat ng Mga Awit, Kabanata 100, talataang 1 hanggang sa mga sumusunod. At ganito po ang sinasabi, magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon, kayong lahat sa lupain. Manglingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon, magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Alamin ninyo na ang Panginoon ay siyang Diyos, siya ang dumalang sa atin at tayo'y kanya, tayo'y kanyang bayan at mga tupa ng kanyang panahon.
pastulan. Magsipasok kayo sa kanyang mga pintuang daan na may pagpapasalamat at sa kanyang looban na may pagpupuri. Magpasalamat kayo sa kanya at purihin ninyo ang kanyang pangalan. Sapagkat ang Panginoon ay mabuti, ang kanyang kagandahan loob ay magpakailanman at ang kanyang pagtatapat ay sa lahat ng salit-saling lahi. Purihin ang Diyos sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang banal na salita. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat muli o Panginoon sapagkat binigyan mo kami ng araw na itong muli naming itaas ang iyong dakilang pangalan. Sama-sama naming pupurihin ka, Panginoon. Sasambahin ka namin sa Espiritu at katotohanan sapagkat ikaw ang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. At marapat sa iyo, Panginoon, na ikaw ang aming dadakilain. Ikaw ang aming Diyos na kinikilalang siyang lumikha sa amin, na nagmahal sa amin, na kami kinupkop mo, O God, na sa lahat ng pagkakataon ay nandiyan ka palagi na nag-iingat sa amin sapagkat mahal mo ang iyong nilikha. Kaya, Panginoon, muli sa umagang ito, tanggapin mo ang aming papuri at pagsamba sa iyo. Itataas ka namin, Panginoon, sapagkat ikaw, Panginoon, ang Diyos na dakila. Kaya, O God, lahat ng iyong mga lingkod na siyang magdadala, Panginoon, ng iyong mensahe sa umagang ito, pagpalain mo siya, Panginoon, na sa kanyang pag-deliver ng kanyang mensahe na iyong mga salitang ito, Panginoon, ito'y kapangyarihan namin na amin itong pananginan upang kami hindi magapi ng aming kalaban. Kaya, O God, sa lahat ng mga nanunood, sa lahat ng mga narito, Panginoon, pagpalain mo sila, O God, upang amin, Panginoong, maibigay ang pinaka-the-best sa iyo. Kaya, Panginoon, sa umagang ito, ang aming papuri't pagsamba ay tanggapin mo sa iyong luklukang langit na walang hanggan. At gayon din naman, kami, Panginoon, hanggang sa matapos ang gawaing ito, ay ang presensya mo ang laging nasa amin. Kaya aming papasalamat ang lahat ng ito sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen. Good morning po sa ating lahat. Good morning. Ayan, tunay ngang napakasayang umawit at sumayaw para sa ating Panginoon. Amen? Amen. 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 Pwede po bang pumalakpak ang lahat ng blessed na blessed ngayong araw na ito? Ayan, amen. So, purihin natin at pasalamatan ang ating Panginoon. Let's sing our first song, Firm Foundation. Clap our hands to our Lord Jesus. Hope in your holy word. I put my
God.
pagkakataon po na to, madami na tayong napagdaanan. Madami mga failures, heartaches, mga broken plans at marami pang iba. Minsan, nagkakapatong-patong pa yung problema. But praise the Lord, but by His grace, His mercy, nakakaya natin i-overcome yung lahat. Amen? Kaya naman sa pagkakataong ito, ibigay natin ng ating best para sa ating Panginoon. Sinasabi nga sa Romans 5 verse 8, while we were still sinners, God, Christ died for us. Ganun na lamang yung pagmamahal ng Panginoon para sa atin na binigay niya ang kanyang bugtong na anak para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Kaya He deserves all the glory and all the praises. Kaya let's sing our last song, Amazing Grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to feel, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. My chains are gone, I've been set
Taking our sickness to
Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay dadako sa ating banal na hapunan. Ganito po ang sinasabi sa ating banal na kasulatan. Sa Marcos 14:22 hanggang 26 po matatagpuan. Habang kumakain sila, si Jesus ay dumampot ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, kanyang pinaghati-hati ang tinapay at inabot sa mga alagad. Sinabi niya, kunin niyo ito, ito ang aking katawan. Dumampot din siya ng kopa at matapos magpasalamat sa Diyos, ay inabot din niya iyon sa mga alagad at uminom silang lahat. Sinabi niya, ito ang aking dugo, pinagtibay nito ang tipan ng Diyos, ang aking dugo ay mabubuhos para sa marami. Tandaan ninyo, hinding-hindi na ako muling iinom pa ng alak mula sa katas ng ubas hanggang sa araw na ako'y uminom ng bagong alak sa kaharian ng Diyos. Umawit sila ng isang himno at pagkatapos ay nagpunta sila sa bundok ng mga olibo. Pagpalain nawa po tayo sa pagkabasa ng ating banal na kasulatan. Tayo po yumukot manalangin. Dakilang Diyos, Ama namin sa langit, sa oras na ito, Ama, na aming pananambahan, aming hiling na buksan mo po ang aming isip at puso, nawa ang presensya mo po ay makasama namin sa bahaging ito na paggunita at pag-alaala ng huling hapunan, naway basbasan mo po at pagpalain ang mga elemento na tinapay at saro na sumisimbolo sa katawan at dugo na nagdusa, nagpakasakit, ipinako sa krus, namatay at nabuhay na muli kung kaya't naligtas tayo sa kasalanan. Ama, patawarin mo po ang aming mga kasalanan. Dalangin po namin na pakalinisin mo po kami upang kami ay lubos na maging karapat-dapat na tumanggap ng mga ito at mag-iingat po sa amin na muling magkasala. Pagpalain mo po kami, nawa ang mga bagay na ito ay magbigay ng kalakasan sa aming espiritual at kalagagayan at ang sama-sama naming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon at aming tagapagligtas. Amen.
Okay, magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid po namin kay Kristo. Good morning po. Ayan, okay, ang dami na natin dito. Ha. Okay, purihin ang Diyos sapagkat sa bawat pagkakataon na binigay sa atin, na sa araw na ito po ay sama-sama po tayong sumamba sa Diyos at sa lahat po ng aming mga kapatid na nasa inyo pong mga tahanan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Okay, kumusta po tayo? Okay naman? Magsalita po kayo. Para kayong mga... yan! Okay, amen po yan. So tayo po yung magsaya dahil sa araw na ito ay pagdiriwang natin ang pagtatagumpay ng ating Panginoon. Every Sunday po yan, every day of our lives. Salamat sa Diyos sa bawat buhay na ibinigay niya sa atin. Okay? So sa umagang ito, hinihingi ko po na tayong lahat muna ay lumapit in the presence of God sa magitan po ng ating panalangin. Sa iyo, aming Ama, na siyang pinakamakapangyarihan sa lahat, Diyos na sinasamba ng aming buhay, sa umagang ito, Ama, ay patuloy na tinatas namin ng iyong dakilang pangalan na ikaw na Diyos na siyang may likas sa amin, na ikaw na Diyos na nagbibigay sa amin ng lakas, na ikaw na Diyos na nagbibigay sa amin ng maraming pagpapala sa buhay po namin. Sa umagang ito, Ama, kami nagpapasalamat sa pagkakataong muli na binigay mo sa amin upang ikaw naman ay aming purihin, sambahin, at itaas ang iyong dakilang pangalan na ikaw na Diyos na sinasamba ng aming buhay. Sa pagkakataong ito, Ama, naway tulungan mo po kami na maging payapa, maging panatag ang aming kalooban habang patuloy namang pinupuri po namin ng iyong dakilang pangalan. Dalangin namin ang lahat ng mga kapatid po namin na nawa nakasama kong nagpupuri sa iyong dakilang pangalan. Bigyan mo po kami lahat ng kapanatagan at kapayapaan ng isip at puso. Naway mawala sa amin ang anumang agam-agam o anumang mga worries o anumang mga takot na minsan ay nararamdaman namin. Kundi sa umagang ito, Ama, ay taglayin namin ang saya sapagkat ang sayang ito ay mula sa iyo sapagkat sa umagang ito ay patuloy naming kinikilala ang iyong dakilang kapangyarihan at kalooban. Kaya sa oras na ito, Ama, muli kaming lumalapit sa iyo. Ay, patawarin mo kami anumang pong mali na nagawa naming hindi mo nagustuhan sa buhay po namin. At sa umagang ito, ihanda kami na muling humarap sa iyo at tanggapin mo muli kami bilang iyong mga anak. Ama, salamat po ng marami. Nawa ang mensaheng minsan ay mahayag sa amin sa umagang ito. Naway magkaroon ng kapangyarihan sa bawat buhay po namin. Ang iyong napakaliit na lingkod na muling gagamitin mo, dalangin ko. Naway tulungan mo po siya. Ang lahat ng mga salitang maririnig namin na hindi manggagaling sa imuntimong lingkod na ito, kundi galing sa iyo at ilalagay mo lamang sa kanyang bibig ang lahat ng mga salitang itong maririnig namin sa umagang ito. Ama, ang lahat ng mga bagay nito, aking samot dalangin, inihiling sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, aking Panginoon. Amen and amen. Magandang umaga po muli sa inyo lahat, mga kapatid po namin kay Kristo. Good morning po. Ayan. Ang paksa po na ating tatalakayin ay home makeover. Parang game over. De, home makeover. Alam po ninyo kung bakit yan ang paksa natin at yan ay makikita po natin sa aklat ng mga awit. 127 verse 1 and hanggang 5. Napakaganda po niyan. Kasi naniniwala ako na napakahalaga ng home o ng family o ng tahanan. Lalo na sa maraming pinagdadaanan po natin. Hindi po rin kaila sa inyo yan. Lalo na ngayon nagpupursige yung kalaban natin. Talaga pong nagsisipag ang kalaban natin para po talagang wasakin niya yung mga dapat niyang wasakin. At ang unang-unang winawasak niya ngayon ay ang ating tahanan. Kaya nga, at alam ko rin, may mga bagay din sa ating mga tahanan, even we are Christian today, eh may mga bagay din tayong kinakaharap na problem. At sa inyo rin po, mga kapatid po namin na nasa inyo po mga bahay, at ganun din po sa aming mga kaibigan. Kaya minabuti po ng Diyos ng paksang ating tatalakayin, home makeover. Sabihin mo nga sa katabi mo, home makeover. Yan. Huwag niyo pong kalilimutan yan. Ha? Okay. Alam po ninyo, ang sabi po ni, actually, huwag po kayong ano sa ano atawa. Sabi niya, ni Mother, yun ang tawag sa kanya, Mother Teresa. Kinuha ko po yung salita lang niya. Ang sabi niya,
What can you do to promote world peace? Ano raw ang gagawin mo para i-promote mo yung kapayapaan sa buong sandaigdigan? Paano? Ano daw paraan niyan? Sa anong paraan? Ang sabi niya, ito, go home and love your family. The best thing that we can do to promote world peace, ang sabi po, is to love our family. Amen po ba doon? So, ang mensaheng ito ngayon ay nagdideklara na kailangang mahalin natin ang ating pamilya sapagkat yun ang tanging paraan para ang buong sandaigdigan ay magkaroon daw ng kapanatagan at kapayapaan. Okay? Kaya ganun din po ang sinasabi po ng Biblia. Katulad po ng sinabi ko sa inyo kanina, yung ating pong teksto ay makikita natin sa Psalms. Okay? Kaya ang sabi po niya, basahin po natin yung ating teksto para mas mabigyan natin ng diin yung mensahe po ng ating Panginoon. Ang sabi po niya ay ganito, maliban nga na si Yahweh ang nagtatag nitong bahay, ang ginawa ng nagtayo ay wala ring kabuluhan. Maliban nga na si Yahweh ang salungsod ay gumabay, ang pagmamasid ng bantay ay wala ring saysay. Hindi dapat pakahirap magpagal sa hanap buhay. Maaga pa kung bumabangon, gabing-gabi kung humimlay. Pagkat pinagpapahinga ni Yahweh ang kanyang mahal, kaloob nga ni Yahweh itong ating mga anak, ang ganitong mga supling pagpapalang mayroong galak. Ang lalaking mga anak sa panahong kabataan, ang katulad ay palaso sa kamay ng isang kawal. Mapalad ang isang taong mapalasong tulad niyan. Hindi siya malulupig at malayo sa kahihiyan kung sila man ng kalaban ay magtagpo sa hukuman. Napakaganda pong talata ang binanggit po, no, sa Psalms. Huwag niyo po kalimutan yan, 127 verse 1 to 5. Diyan sa talatang yan, dinideklara niya, kahit anong gawin po ng tahanan, kung ang tahanan yan, ang pundasyon ay di ang Diyos, wala po daw saysay. Kahit anong gawin, kaya nga, kahit magpagal ka ng magpagal, kahit bumangon ka ng maaga, kahit mahimlay ka ng gabi, pero kung ang tahanan na itinayo mo, ang pundasyon ay hindi ang Diyos, ang sabi po ng Biblia, walang kabuluhan niya, it is useless. Maliwanag po yung tala ng Biblia, mga kapatid po namin kay Kristo. Mahalaga na sa isang tahanan ng pundasyon ay ang Diyos. Kasi kapag ka sa tahanan ng pundasyon ay ang Diyos, merong diyang kabuluhan, merong saysay ang isang tahanan iyan. Bakit? Sapagkat ang sentro ng pamilyang iyan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Ngayon, paano magkaroon ng ganung klase ng relasyon ang pamilya? Paano magkakaroon ng a healthy family? Alam po ninyo, mayroon sinabi po si Joshua sa chapter 1 verse 8. Ay ganito po ang sabi niya, mga kapatid. Pakinggan po ninyo ang sabi niya. Huwag mong kaligtang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasad doon. Sa ganon, magiging masagana at matagumpay ang iyong buhay. Ano po ang sinabi po na aklat po ng Joshua chapter 1 verse 1 to 8? Para po daw magkaroon ng isang masagana at matagumpay na pamumuhay, ano po raw ang dapat gawin ng isang tao? Pagbulay-bulayan niya araw at gabi, alin daw? Yung kanyang mga salita. Ano yung kanyang mga salita? Yung pong Biblia na ibinigay sa atin ng Diyos na sa araw-araw ay binabasa natin. At kapag binabasa po daw natin yan, ang salita ng Diyos, ano daw ang nararating natin? Nakikita natin ano yung kalooban ng Diyos na dapat natin gawin. At kapag daw nagawa natin kung ano ang kalooban ng Diyos at kung gusto mong magkaroon ng masagana at matagumpay na pamumuhay, yan ang gagawin po daw natin. Kaya,
Ang mensaheng ito ay kanyang nire-request na bawat pamilya, bahagi ng pamilya sa mundong ito, ay huwag niyang kalimutan yung araw-araw ay magbasa at magbasa ng salita ng Diyos. Sapagkat diyan, nakikita niya kung anong kalooban ng Diyos at nagagawa niya kung anong kalooban ng Diyos. At dahil diyan, magkakaroon ka ng masagana at matagumpay na pamumuhay. Kaya nga sabi ni Yahweh doon sa 127 ng Psalm, hindi kailangan gumising ka ng magang maga tapos umuwi kang gabing-gabi. Kasi yan, sabi ng Diyos, pinagpapahinga niya ang kanyang mga anak kasi gusto niya yung katawan na dati dito ay medyo may kalusugan. Kasi sabi ng Biblia, malakas ang espiritu daw natin pero mahina yung katawan natin. Kaya sa pagpupuri, sometimes, ay hindi natin maramdaman. Why? Because you are tired. Ayun ang sabi ng Bible eh. Tama po ba yun? Amen po ba yun? O kung amen nga, palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya nga, ang pag-usapan natin is about family. Kaya nga, sabi ng Genesis chapter 2, verse 18, ay ito. Matapos gawin ang lahat ng ito, sinabi ng Panginoon kay Yahweh. Okay? Sinabi ng Panginoong Yahweh, hindi mabuti na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng isang angkop na makasama at makakatulong. In the beginning, the family ay linikha ng Diyos. Tandaan natin yan, ang pamilya ay linikha ng Diyos. Nung makita ng Diyos na ang linikha niyang si Adan ay nag-iisa, malungkot siya, ang ginawa niya, lumikha siya ng kanyang kasama. Ang sabi niya, makakasama at makakatulong. Yung lilikhain ng Diyos ay makakasama at makakatulong nung linikha niyang si Adan. Huwag nating kalilimutan yan, ha? Yung lilikhain niyang kasama ni Adan ay makakasama niya at makakatulong niya. Whatever yung family ay pagdaanan, sinabi ng Diyos, makakasama niya yan at makakatulong niya yan. Anumang trials, anumang problemang pagdaanan, walang ibang makakasama si Adan, kundi yung linikha at lilikhain ni Yahweh. Walang iba, kundi ang babae. Kaya nga, as one family, as one couple, mahalaga yan ang sinasabi ng Bible. Yung gagawin po ng Diyos sa atin. Na, tingnan po natin. Kaya nga, sabi ng Genesis chapter 2, verse 21 to 25 ay ganito. Kaya't pinatulog ng Panginoong Yahweh ang tao, samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom ang laman sa tapat niyon. Ang tadyang na iya'y ginawa niyang isang babae at dinala niya ito sa lalaki. Sinabi ng lalaki, sa wakas, narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto, babae ang itatawag sa kanya sapagkat ang lalaki siya'y kinuha. Ito ang dahilan kaya iniwan ng lalaki ang kanyang ama't ina, nagsasama sila o magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kapwa-hubad noon ang lalaki at ang babae, ngunit hindi sila nahihiya. Ang pagkalikha ng pamilya, napaka-perpekto. Sa totoo lang po, napaka-perpekto ang pagkalikha ng pamilya. Sa mag-asawa, napaka-perpekto. Sapagkat ang Diyos po ang gumawa po niyan. Okay? Maliwanag po ang sinabi ng Diyos, makakasama at makakatulong yung lilikhain ng Diyos na makakasama ng lalaki. Ang katunayan, para magkaroon ng ganong klase ng relasyon, kinuha ang babae sa tadyang na lalaki. Sige nga sa mga lalaki, challenge ko lang. Pakisalat nga ninyo yung kaliwa niyong tadyang. De, sige, sige lang. Ako matalas ko nang ginawa ito eh. Kulang tayo ng isa. Bilangin nyo ang kanan. At bilangin nyo ang kaliwa. Kulang tayo ng isa sa kaliwa. Nasaan yung kaliwa? Yan ang asawa mo na kinuha sa'yo. Kaya yan ay laman at laman sa'yo. Dugo-dugo mo. Sa'yo yan galing. Okay? Kaya nga, napakagaling ng pagkalikha eh. Sa totoo lang naman. O, tingnan po natin. Sa umagang ito, meron tayong tatlong bagay na pag-usapan according to our topic. Home makeover. Tatlong bagay, ha?
kung paano magkaroon ng home makeover. Pinakita ko lang kung paano ang pagkalika ng mag-asawa o isang pamilya. Ang pamilya ay galing sa Diyos, hindi galing kanino man yan. Okay, kaya nga, sa number one nating pag-aaralan sa umagang ito, kung paano tayo magkaroon ng home makeover, eto, we need an extreme makeover in the foundation. Para daw ang isang pamilya ay magawa natin yung tinatawag nating makeover, kailangan ang unang gagawin nating makeover, yung pundasyon ng pamilya. Magkaroon ng extreme makeover in the foundation. So sa isang pamilya, mahalaga yung pundasyon. Tama ba? Mahalaga yun, siyempre. Kapag ka ang pundasyon mo mahina, kahit nga sa bahay, pag ang pundasyon mo, pag dumating ang bagyo, gibayan eh, di ba? Baka nga ilipad lang yan, baka nga signal number one lang, lumilipad na yung bahay mo. Bakit? Kasi nga hindi maganda ang pundasyon mo. Di ba? Kaya mahalaga sa bawat tahanan o sa bawat pamilya, mahalaga ang pundasyon. Sa umagang ito, yun ang unang-unang gagawin natin na makeover. Okay, bakit? Pakinggan po ninyo. God's original design for family was one man and one woman for one lifetime. Are you agree? Agree ba kayo dyan? O kung agree kayo, palakpan nga natin, Panginoon. That is the design na ginawa ng Diyos. One man and one woman for one lifetime. Okay. Ngayon, ang sabi po ng Marcos chapter 10 verse 9, ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalay ng sino man. Agree or disagree? Siyempre agree, Bible na nagsabi niyan eh. Hindi kailanman kaya ng tao na yung pinagsama ng Diyos ay paghihiwalay ng tao. Tama? Sinabi ng Diyos yan eh. Oh, ulitin ko ang talata ha, Marcos 10:9. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghihiwalayin ng sino man. Walang karapatan ng tao na paghiwalayin niya ang sino man. Yun ang sabi ng Bible. Okay. Para tuloy-tuloy tayo, makita po natin yung pundasyon dito, walang iba kundi ang Diyos kasi siya yung lumikha ng pamilya. Kaya marapat lamang na sa makeover natin, ang gagawin natin, yung pamilya ang magiging pundasyon, walang iba kundi ang Diyos. At ang magiging sentro, walang iba kundi ang Diyos po natin. Amen po ba doon? Okay, so matatag na yung pundasyon natin. Actually, sa awit nga, 127, sabi niya, kapag ang tahanan, ang pundasyon ay hindi ang Diyos, walang halaga ang nagtayo niyan. Kahit anong ganda ng tahanan, kahit anong makita mo nagniningning, pagka hindi ang Diyos ang pundasyon niyan, useless. Kaya maliwanag sa inyo yan, mga kapatid po namin na nandito ngayon at sa lahat ng aming mga kapatid sa kanikanilang mga tahanan at sa lahat po ng aming mga kaibigan. Maliwanag po na sa ang mensaheng ito, ang kanyang sinasabi, maging pundasyon natin ang Diyos sa ating mga buhay. Wala nang higit yan. Hindi sa mundong ito ang pundasyon ng tahanan. Hindi sa mga bagay ang pundasyon ng tahanan. Mali kasi minsan ang interpretasyon ng tao. Kasi ang tao, ang kanyang interpretasyon, magkaroon ka at magkamal ka dito sa mundong ito ng maraming bagay, bagamat hindi ko sinasabing masama yan, pero hindi yan ang pundasyon mo at hindi rin yan ang pundasyon ng tahanan. Ang sinasabi ng Biblia, ang pundasyon ng tahanan ay walang iba kundi ang Diyos kung gusto natin magkaroon ng masagana at matagumpay na pamumuhay. Yun po yung sinasabi ng mensahe natin sa umagang yon. At ngayon ay sinasabi din sa atin para magkaroon ng tinatawag na kapayapaan sa buong sandaigdigan. Ikalawang bagay na nais ko pong ipaglingkod sa inyo na kinuha natin sa Aklat ng Mga Awit 127:1-5, eh ito. We need an extreme makeover in our marriage relationships. Alam ko po marami at sa ating lahat na ngayon, it's time to make over our relationship in our marriage life. Mahalaga po ito ngayon. Kasi tignan po ninyo ang sabi ng Biblia. Maliwanag ang sabi ng Biblia sa Ephesians chapter 5 verse 22, wives, submit to your own husbands as to the Lord.
So para po daw magkaroon ng makeover dun sa relationship in marriage life, ang unang bahagi para magkaroon ng healthy relationship between men and women and between husband and wife, number one na dapat gawin ng unang babae, submit to your own husbands. Alam po ninyo, mahalaga po yan kasi tingnan po ninyo kung tama ha, o mag-react kaya kung hindi. Kapag ka ang asawang babae ay patuloy niyang nire-respeto ang kanyang husband, whatever happen, at patuloy niyang sinusunod yung husband niya at ginagalang niya yung husband niya, kasi yun ang sabi ng Biblia, magandang simula yan. Magandang relasyon yan. Kasi ang babae, nire-respeto niya ang kanyang husband. Alam po ninyo, maraming nangyayari ngayon, minsan nami-misinterpret ng sanlibutan ito. Kasi hindi nga naintindihan. Kaya marami, wag po kayong magtampo ha, pero marami ngayon sa buong daigdig, mga babae, ayaw magpasubmit sa kanilang mga asawang lalaki. Kaya kasi siguro, sa nakikita natin sa survey, minsan, ang babae kasi mas matalino yata nga, ewan ko, papayag ang lalaki ha. Mas ayaw pumayag ni brother. Ayaw pumayag. Mas maano daw yung babae ngayon. Yung medyo matalas at saka karamihan ng mga babae daw ngayon ang medyo sa may kakayang magtrabaho. Siguro yung sosyalidad na ginagalawan natin, mas maraming kinukuha ang babae ngayon. Kaya minsan ang lalaki ay nasa bahay, siya yung naglalaba, namamlantsa, nagluluto. Pagdating ng asawang babae, luto na. Kaya minsan siguro, ano lang to ha, tawag ko dito, survey lang to ha. Nangyayari, kaya ganun lang ng buhay, ang babae, dahil siya yung nagtatrabaho, nawawala na ng respeto sa kanyang asawang lalaki. Kumbaga tingin niya na maliit na sa kanyang asawang lalaki. Ano ka ba? Kaya nga, etong mensaheng ito, sinasabi niya ngayon, hindi mo dapat gawin yon. Bakit? Manatili ka, tayong lahat na nandito. Ano man ang asawa mong nakikita mo, dahil yan ang binigay ng Diyos sa'yo, dapat mo siyang irespeto, dapat mo siyang igalang, at dapat mo siyang sundin. Kahit na ikaw ang nagtatrabaho, kahit na ikaw ang tingin mo matalino, hindi mo kailangan nalagpasan ang sinabi ng Diyos na kailangang magpasubmit ka sa iyong asawang lalaki. Amen po ba sa mga babae dito? Amen? Saan ngayon ba kayo dyan? Parang ano, saan ba galing yung amen nyo? Okay. O sige nga, amen. Palakpakan natin ng ating Panginoon. Okay. O yan ha. Yan ay extreme makeover in marriage relationship. Ha? Kung gusto nating magkaroon yung mag-asawang na isang magandang relasyon, yan ang unang gagawin ng asawang babae. Teka, ang lalaki, walang gagawin? Hindi, ha? Meron. Meron din yung sinabi ang Biblia. Tingnan po ninyo mamaya. Sabi niya, sa 1 Peter chapter 3, verse 1, gusto ko lang, excuse me, gusto ko lang dagdagan yung sa babae. Ha? Ito pa sabi niya, in 1 Peter chapter 3, verse 1, eh, ganito, in the same way, you wives, be submissive to your own husbands, so that even if any of them are disobedient to the word, they may be won. Why? Without a word by the behavior of their wives. Naku naman, ang ganda niyan. Bakit po daw? Kapag ka po daw ang babae, patuloy siya nagpapasakop sa kanyang asawa, kahit yung mga asawang lalaki, naliligaw na, lalo na naliligaw na landas yung mga lalaki. Pero dahil dun sa ugali ng babae, mawiwin niya ang kanyang husband. Naku, ang dami niyan, dami kong alam niyan. Na yung babae talagang sobrang tiis. Talagang nagtiis siya kahit ano nangyari sa lalaki, tiniis niya. Alam po ninyo, yung asawa niya, nakuha niya, nadala niya sa Panginoon. Why? Because of the behavior of his wife. Kaya mahalaga yun na ang babae talaga ay talagang nananatili siya kahit ano mangyari sa kanyang asawa, talagang tuloy-tuloy pa rin yung kanyang respeto at paggalang at panalangin. At dahil sa ugali ng babae, nako, yung kanyang asawang lalaki na kanyang nakuha niya at nadala sa Panginoon. Tanong lang, maganda ba yun? Na nawin niya at nagkaroon ng tinatawag nating
matibay na relationship as a couple? Yan ang sabi ng Bible eh. Kaya mahalaga, maintindihan ito. Minsan kasi nami-misinterpret ito ng iba. Okay? Kaya nga, sa mga lalaki, meron po ba? Meron. O, pakinggan nyo ito. Husbands, love your wives. Just as Christ also loved the church and gave himself for her. So both side, ang lalaki naman, kailangang mahalin niya ang kanyang asawa. Makeover nga eh. Ay, right, home makeover. Ito naman, extreme makeover marriage relationship. Ah, patatatagin natin ang relasyong mag-asawa. Alam po niyo, sa totoo lang, marami ngayon ditong bumabagsak. Pwede tayong lahat dito. Walang pinipili dito. No? Pwede ho lahat tayong matest dito. Kaya nga sabi niya, tulong-tulong tayo kung anong dapat natin gawin. If you want a good relationship to your husband and wife, husband, love your wives. Amen po ba doon? O, sabi mo nga sa katabi mo, uy, mahalin mo yung asawa mo, babae. Ah, ganun. mga kapatid po namin sa bahay, ganyan gawin niyo. At sa aming mga kaibigan, na mahalin natin ang ating mga asawang babae. Biblia ba yan? Inuutos ba ng Diyos yan? Ano ka ba? Sinabi nga ng Ephesians yan, chapter 5, verse 25. Utos po yan. Mahalin mo ang asawa mo. Actually, nag-advise pa si Parker, J.I. Parker. Parker pala, Parker. Ang sabi niya, medyo maliit kasi. Kaya ako nagsasalim, maliit kasi. Ano sabi ng advice niya? Pakinggan niyo yung advice niya. My advice to a new husband is nothing more than husbands, love your wives and love your wife. As Christ has loved the church, never forget that you are Christ's representative in serving your wife. Kanina, yung babae ay nirespeto ka, ginalang ka, sinunod ka. Ngayon naman, tayo naman, ang sabi ng ni Parker, advice niya, huwag na huwag daw nating kalilimutang mga lalaki na tayo daw ay representative ng ating Panginoon Diyos. Na alin? To serving our wives. Yung paglingkuran din natin ang ating mga asawang babae. Tanong ko lang, ewan ko lang, paano ba ninyo paglingkuran yung mga lalaki nandito? O mga kapatid po naming mga lalaki na nasa inyong mga bahay, paano po ba nating pinaglilingkuran ang ating mga asawang babae? Maraming paraan yan, ano ka ba? Maraming paraan tayong pwede paglingkuran yung ating mga asawang babae. Kasi in a way na makita niya na mahal mo siya. Oh. O diba? Dami ko nga nakikita sa Facebook, alam niyo po, yung mga asawang lalaki, nagluluto. Pinapakita sa Facebook yung luto nila, sasarap nga eh. O bakit sila nagluluto? Pinagluluto nila yung kanilang asawang babae. Wow. Ang mga babae ba, pag pinagluto ng asawang lalaki, masaya? Wow naman, was talaga ha. O diba? O, kahit na hindi masarap ang luto namin, ako kasi pag nagluluto ako, pag kumakain na kami, ang tanong ko agad, sa akin may bahay, masarap ba ma? Yan na, luto ko. Sagot naman asama ko. O di pasado. Medyo masaya na ako. Masaya. Hindi gano'n kasi pagka approve na, di ba? Yung effort mo na ginawa mo, pag natikman ng asawa mo na masarap, nawawala yung pagod. Di ba? Di ba no? Mga lalaki, di ba? Yun part na advice po yan ni Parker na tayong mga lalaki, hindi ko mo lalaki tayo, hindi na natin kailangan paglingkuran yung ating mga asawang babae. Hindi ah. Merong pagkakataon ng buhay natin both side, and this is a great marriage relationship as a couple. Kailangan natin gawin yon. Not only the woman, but husband. Tama po ba yun? Okay, palakpan po natin ang ating Panginoon. Ngayon, mayroon po sinabi si Dave Willis. O, pakinggan nyo, sinabi ni Dave Willis. Ang ganda nito. Sa mag-asawa to, sabi niya, husband, love your wives. Well, your children are
Ito sabi ko, hindi ko alam kung noticing. Tama yung pronunciation? Noticing how you treat her. You are teaching your sons how they should treat women. And you are teaching your daughters what they should expect from men. Kapag ka lalaki daw ay minahal niya yung kanyang asawa, tinuturuan niya yung kanyang anak na kung paano mag-treat din sa mga babae. At diba? At ganun din yung kanyang anak na babae, tinuturuan kung paano mag-expect sa lalaki. Ay, dapat ganyan, di ba? Ganyan ang asawa ko. Pagdating ng araw, dapat ganyan yung... Di ba? Yun ang sinasabi po ni Willis. Kaya, mahalaga, in a couple, yun ang sinasabi po. So, alam niyo po, kaya nga makeover eh. Makeover. Alright, exactly. Home makeover. Extreme makeover marriage relationship because there is possibility to happen and maybe may nangyari na talaga nagkakaroon ng problem in a couple. But, hindi pa naman yan ang bagay na mahuli. Kaya nga, ang message natin, extreme makeover. It's time to make over our marriage relationship. Mahalaga po yan sa bawat buhay po natin. Okay. So sabi na, eh, pastor, eh, wala na akong pagmamahal sa asawa ko eh. Ano ka pa? Meron bang gano'n na, wala na ako, hindi ko na mahal yung asawa ko, pag nakikita ko nga, para ako naaasar eh. Meron bang gano'n? Meron, ah, yung pag nakikita, pag nakikita ko na yung asawa ko, parang naiinis na lang ako, naaasar na ako eh, parang gano'n. Ano ka ba? Maliwanag ang sinabi ng Biblia. Ang lumikha ng mag-asawa is from God. Isang perpektong pagkalikha yan. Kaya nga tinuturuan tayo ng Biblia. It's time to rebuild our relationship to our husband and to our wives. Okay po? Amen po ba doon? O, palakpan po natin ang ating Panginoon. Meron po sinabi si Aniel Sam Chason. Ayan. Sabi niya ganito, successful marriage is based on God's principles. Ang isa daw matagumpay na marriage ay nakabase doon sa prinsipyo ng Diyos. Ang tanong natin, anong prinsipyo ng Diyos para magkaroon ng tinatawag na matagumpay na marriage life? Ito ang prinsipyo ng Diyos. Man, love your wife. Woman, submit to your husband. And that is the principles of God's. Of God. Para magkaroon ng tinatawag po nating successful o na marriage. Tanong, gusto po ba natin yan? Simple lang naman eh. Di po ba? Ano sabi na simple? Man, love your wife. Woman, submit to your husband. And that is the principle of God. Okay? Madali po ba yun? Madali? Parang ngayon yung... parang naalala ko rin yung kwento ni ano eh. Ni... Ito, hirami natin kwento ni Brother Mel Maldupana to. Pagdating sa pag-asawa, magaling ito si Brother Mel. Eh. Oh, tuwing daw makita, yung parang may nagko-confess, makita niya yung kapatiran babae, lagi siya nakasimangot eh. Di siya masaya eh. Tuwing magkikita sila, lagi daw siya nakasimangot, ganyan. Tingnan mo, Brother Mel, kung tama yung kwento ko, pero hihiramin ko lang ito sa'yo. Nagtataka daw, bakit ganun? Laging nakasimangot, laging di masaya yung babae. Tapos, sa mga nagdaang araw, biglang nakita, yung babae blooming na. Paano ba blooming na babae? Masaya na. Tinanong niya, sister, matasaya mo ngayon. Sabi niya, wala na po siya eh. Ha? Sinimula niya, yung asawa ko po. Uy, kaya pala siya nag-blooming. Kaya pala siya masaya. Kasi wala na daw yung kanyang asawa. Ano ba yun? Hindi ganun ang saya, ha? O, baliktarin natin. Ito mensaheng ito, hindi yun ang kanyang pinupuntos. Ang mensaheng ito, pinupuntos niya, ang sabi niya, ulitin ko, successful marriage is based on God's principles. Man, love your wife.
And woman, submit to your husband. Yan po ang prinsipyo. Kaya nga, sabi po ni Elizabeth Birds, sabi niya ganito. Tignan niyo po, sabi niya, ang ganda nito sinabi niya. You are born into your family. Linikha ka para sa pamilya mo. Totoo naman yun eh. That is the design of God. Pakinggan niyo. And your family is born into you. At ang pamilya, linikha para sa iyo naman. Kaya ang sabi niya, no returns and no exchange. Yan ang sinabi ni Elizabeth. Eh, may po ba doon? Ha? Nakuha natin sinabi niya? O kung nakuha natin, sige nga, palakpakan natin ang ating Panginoon. Number three, and this is the last thing that I want to share with you this morning. We need an extreme makeover in our parenting. Ito naman, makeover naman sa parenting, sa paggabay at pagturo natin sa ating mga anak. Alam nyo, marami ngayon ang mga magulang may problema sa mga anak. Ito, may mga anak tayo nandito ngayon. Pero sa totoo lang, maraming mga magulang ngayon na mumrumeme. Ang mundo ngayon, ha, kasi po, iba na ang ano ngayon eh. Yung, di ba, sabi ng, tingnan po ninyo ha, pag-aralan po natin yan. Ang sabi niya, Biblia, sabi niya, children are to obey their parents in the Lord. Actually, biblically speaking, ang dapat daw sa mga anak natin, sumunod sa mga magulang in the Lord. Sa kanyang sarili, sa mga anak namin nandito, sa kanyang sarili, mahirap minsan sumunod sa magulang. Pero para sa Panginoon, kaya mo. Tama? Yun ang sabi niya eh. Ngayon, ang tanong natin ito. Ang sabi po na Ephesians chapter 6, verse 1 to 4, ito. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito ang nararapat, igalang mo ang iyong ama't ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangakong ikaw ay giginhawa at ahaba ang iyong buhay sa lupa. Mga magulang, huwag kayong gumawa ng mga bagay na ikagagalit ng inyong mga anak. Sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at katuruan ng Panginoon. Dalawang bahagi yan. Okay? Minsan masakit sa magulang na kapag ka hindi ka nirespeto ng anak mo at hindi ka ginalang, ang sakit niya, sobrang sakit nun. Maaring talagang dibdibin mo nga yun eh. Kaya nagkakaroon ng problem between relationship between the children and parents because nami-misinterpret po kasi, lalo ngayon ng mga anak natin, na kasi nga sinasabing millennial at napapasunod sila doon sa millennial relationship ng mundong ito. Kaya nga minsan, nawawala na talaga yung minsang respect nila sa kanilang mga magulang. Pero ang tanong natin, ano ba ang sabi ng Bible o mga anak namin na nandito, anumang problema ng magulang, ay hindi ibig sabihin nito ay hindi na natin sila igagalang o irerespeto o susundin. Magkaiba yan. But that your responsibility being a children is to respect and obey your parents. That's all. Okay, wala nang iba. Yun ang pakatanda natin ha, sa mga anak natin. Igalang mo ang iyong ama't ina at ang sabi niya ay ganito. May utos yan. Ikaw ay giginhawa at ahaba ang iyong buhay sa lupa. If you want, ito children, na gumihawa ang buhay mo at ahaba ang buhay mo, the only thing that you can do now is to respect and obey your parents. That's all. Wala nang iba pa. Amen po ba doon? Ngayon, ito naman sa mga magulang. Huwag daw nating ibubuyo sa galit ang ating mga anak. Anong ibig sabihin yan? Anong disiplina na meron tayo? Alam nyo, ang problema ngayon, mahirap na magdisiplina. Actually nga, ang Bible sinabi niya, ang magulang na nagmamahal sa kanyang anak, paluin. Dati, oo, paluin. Di ba, yung mga kasing edad ko? di ba, dumanas tayo ng maraming palo. Ako nga, napuputpud nga yung ano eh. Napuputpud, alam nyo yung nyog, yung daon ng nyog? Yung tatanggalin yung ano, tapos yung dulo nun? Naku, lusaw yun sa aking ano, sa tama. Oo, konti lang, tama ka. Hindi ka lang makapag ano, makasunod ng, hindi ka lang makapag, alimbawa, aalis ang tatay mo. Aalis. Hugasan mo yung plato ha. At pagdating niya, may plato pag hindi hugas, may tama ka. Sasabihin sa'yo, magsain ka. At pagdating niya, walang sinain, may tama ka. Ano mang sinabi nila na hindi mo sinunod sa panahon ko, may tama ka. Kaya nga ako ngayon, may tama na eh. At ito yan.
Kaya lang, ang problema ngayon, ito, hindi ko naman sinisising gobyerno. O, wala po akong inaano dito, mga kapatid. And we will follow our government. Kaya lang ang problema ngayon, pag sinaktan mo ang anak mo, may kalabang ka. O, diba? Child abuse. O, pwede ka nang indemanda ng anak mo. Naku naman, ano ba yun? O, hindi ko naman inaano, ano lang, nililitaw ko lang po yung dapat gawin. But the important is this, paano magkakaroon ng magandang relasyon ang magulang? Sabi ng Biblia eh, irespeto mo. Ngayon, ito ang dapat natin gawin. Tayo mga magulang, maaari nga na hindi na natin gawin yung maraming pagpalo. Pero merong magandang disiplina sa ating mga anak. Hindi man natin sila mapalo o hindi man natin sila masaktan, pero may magandang disiplina. Ang sabi ng Biblia, in Deuteronomy chapter 6, ito sabi niya, when you sit down, when you lay down, when you walk, lagi mo daw kausapin ang iyong mga anak. Alam po ninyo mga magulang, mahalaga yon. Kasi the problem that we encounter today, all parents ha, yung problema na encounter, because we have no time to our children. Why? Because of your work and because of my work. Sa totoo lang naman in survey, majority, maraming mga magulang, there is no time to their children. Oo, wala nang panahon kausapin ng anak. O, kumusta ka na ba anak? Ano ba nangyari mo? Ano na bang nangyari sa work mo? Kumusta na ba ang buhay mo? Kumusta na ba yung girlfriend mo? Kumusta na ba ang boyfriend mo? Wala ba kayong problema? Pag may problema kayo, sabihin nyo, nandito kami mga magulang. Sometimes, parents neglect this responsibility to their children. At totoo po yan in survey. Kaya maraming mga anak ngayon naghahanap ng pagmamahal. Kanino? Sa kanilang mga kaibigan. Sa kanilang mga kakilala. Hindi na pumupunta sa magulang. Bakit? Wala silang maata. Maiita pala. Maiata. Maiita. Sa kanila. Alam nyo yung maiita? Wala silang mapapala sa kanilang mga magulang. Why? Kasi nga walang panahon. Mga magulang, yan po ngayon ang kinakaharap nating makeover our relationship in our children. Dapat po magkaroon tayo anumang anap buhay natin. Huwag na huwag nating kalilimutan our accountability to our children. Tanungin natin, kumusta na ang iyong anak? Ako po, sa totoo lang, sa hindi po nagtataas sa inyo, pero ito po ang lagi kong ginagawa in my children. Ang aking anak na panganay may trabaho. Pagka po yan dumarating, lagi kong sinasabi sa kanya, pag kami kumakain, kumusta yung work mo? May problema ka ba sa work mo? Kumusta yung boss mo? Kumusta yung ginagawa mo? Pag may problema ka anak, sabihin mo sa akin, ha? Nandito lang ako. Tanungin niyo po yung anak kong panganay kung hindi ko sinasabi sa kanya. Every time in his life, lagi ko siyang sinasabihan. Bakit? Kasi gusto kong makasigurado lang na ng aking anak ay nasa ano siya, masasabi niya, meron pa akong tinatanong sa kanya. Eto, anak, ano, meron na ba? Sometimes like that. Sinasabi ko, meron na ba? May nagugustuhan ka ba? Baka sa work mo, may nagugustuhan ka. Ang sagot niya sa akin, wala pa eh. Well, mga ganun. What time is this? Yung panahon na may time ka na kausapin yung anak mo, and even my daughter, yung bunso ko, sinasabi ko, o diba, o kumusta yung pag-aaral mo? O nakapasa ka ba? Ayos ba? Huwag mo masyadong dibdibin, ang mahalaga, makapasa ka. O diba? Alam mo, that kind of relationship, mga magulang, ito po ang gusto ko lang sabihin, meron tayong panahon sa ating mga anak, upang mga anak natin, pag nagkaroon ng problema, ang unang-unang lalapitan niya, walang iba, kundi ikaw at ako na kanyang mga magulang. Amen po ba doon? O, palakpan po natin ang ating Panginoon. Okay. Kaya nga, sa mga anak, it is better to do what God wants than to do what everyone else wants. Ang sabi ng Diyos sa mga anak, obey and respect your parents. It's better to do what God wants. Yun ang gusto ng Diyos than to do what everyone else wants. Amen po ba naman?
Oh, yan ang gusto ng Diyos eh. Kaya nga may cover, Wisdom for Parents. Ano po ba yan? Karunungan sa mga magulang. Ang sabi ng Kawikan 13:24, ganito. Pag, sabi niya, mapagmahal na magulang, anak ay didisiplina. Anak di napapa, na di napapalo, hindi mahal ng magulang. Biblia yan eh. Oh. Kaya lang ngayon, dahil nga iba na, siyempre, kasi ako naranasan ko din, kanino ko ba kinwento yan? May kinwento ako eh, nag-share kami eh. Hindi ko lang kung kapon. Kapag ka ang anak mo, nasaktan mo, ang unang masasaktan, ikaw mismo. Opo, ito ha, kwento ko lang, yung panganay ko po, napalo ko yan, latay. Ang pinampalo ko, yantok. Yantok yung bilog. Oo. Oh, nung panahon ng panganay ko, may kakulitan eh. O, pinalo ko. Tapos latay. Sino una nasaktan? Ako. Yung anak ko nakahiga, nakita ko, puro latay. Iniiyak ko sa Diyos. Talaga, iniiyak ko sa Diyos. Bakit? Ako una nasaktan, nasaktan ko ang anak ko. Kasi, bakit? Kasi mahal ko siya. Pero ngayon, iba na eh. Iba na ang disiplina ang pwedeng gawin natin. Tama po ba? No, kahit hindi man natin siya masuntok, hindi natin mapalo, pero mahalaga, lagi mo siyang kausap. Yun ang pinaka-the best way that we can do now in our children. Okay. Kaya nga, ang sabi ng Biblia, Kawikaan 19:18, ituwid mo ang iyong anak habang may pagkakataon pa, kung hindi ikaw na rin ang nagtulak sa pagkawasak niya. Habang merong kang panahon na ituwid mo ang anak mo, gawin mo na. Kasi kapag ka nahuli ka, ikaw ang nagtulak, kapag ka ang anak mo napahamak, sino ang dahilan? Ikaw kasi hindi mo siya tinuwid sa landas na kanyang tatahakin. Karunungan niya sa mga magulang na nandito ngayon. At sa inyo po, mga magulang na sa inyong mga tanat, sa aming mga kaibigan. Mahalaga po ang sinabi po ng Biblia. Kaya nga, ang sabi ng Kawikaan 22:6, ituro sa bata ang daang dapat niyang lakaran hanggang sa paglaki hindi niya ito malilimutan. Our responsibility being a parent to our children, to teach and train our children in the path na dapat nilang lakaran. Mahalaga po yun, mga magulang po namin. Kaya nga, ang sabi po ng isang quotation, be grateful for every second of every day that you get to spend with the people you love. Life is so very precious. Actually, ano yan eh, yung iba nakalagay dyan, life is so very short. Dyan, very precious. Abang umaandar ang segundo ng buhay mo, gawin mo na ito. Spend time to your loved ones. Spend time to your family. Kasi hindi lahat ng pagkakataon kayang gawin yan. Ngayon mo pwedeng gawin yan. Abang malakas ka, abang patuloy na huminga ka, it's time to spend your time to your family and to your loved ones. Kasi hindi mo na kayang ibalik yan sa darating. Yun ang sabi po yan. Because life is so very precious and life is so very short. Okay. Nawa po, naiintindihan po natin yan. Kaya nga, sabi po ni Joshua ay ganito. But as for me and my house, actually household, we will serve the Lord. The very, very important is this, our foundation. The family foundation, ito na, is our God. Wala nang iba pa. Ang ating pong pinag-usapan sa umagang ito, mga kapatid po namin kay Kristo, na napakahalaga, make over in your foundation of your home for your marriage, for your parenting, and for the obedience of our children. Sa umaga pong ito, mga kapatid ko po kay Kristo at sa lahat po ng aming mga kababayan na nanonood nito ng live streaming, ang paksa po natin ay patuloy na nag-encourage sa bawat isa sa atin na habang may buhay at habang may panahon, may pagkakataon na ayusin natin ang lahat. Hindi yan huli. Kasi ang Diyos po natin ay patuloy tayong binibigyan ng chance. Kaya nga lagi kong sinasabi, our God is a God of another chance. Lagi siyang nakahanda na bigyan ng pagkakataon ng bawat pamilya, bawat tao na gustong magbalik loob sa Kanya. At ang mensaheng ito ngayon ay sinasabi niya, home, make over. And this is the time to make over our family, our relation to our wife and husband, our relation to our children, our relation to our family, our relation to our loved ones, even in our parents,
kung meron mang na mga anak na nagagalit sa kanilang mga magulang, it's time to us. It's time to reconcile. Ito po yung pagkakataon na ngayon ay pwede natin gawin sa buhay po natin upang mapatatag natin ang pamilyang Kristiyano. Kaya nga, sabi po kanina, kung gusto nating magkaroon ng peace to all world, to the all world, love, go home and love our family. Mga kapatid ko po kay Kristo, sa umaga pong ito, the intention of this message is to love our family. Make over our relationship in our marriage life. Make over in our relationship to our children. Make over to our relationship to our parents and children. Our family. Nawa po sa konting bahaging ito ng mensahe ng Diyos ay mapatatag natin ang ating pamilya at ang pundasyon. Huwag natin kalimutan ang Diyos po natin, ang pinakasentro ng pamilya ito. Marami pong salamat sa inyong lahat. At pagpalain tayo ng dakilang may kapal. At umaasa ang Diyos natin na tayong mga anak ng Diyos ang magpapasimula ng pamilyang sumusunod sa dakilang may kapal. Maraming po salamat, pagpalain kayo ng dakilang may kapal. Sa bawat mga kababayan po namin nakapanood mo muli ito, ay patuloy po namin kayong in-encourage. Nawa ay patuloy nating mahalin ang ating pamilya. God bless you all po. Tayo na po itatako sa pagbibigay ng ating pagpapala at ating pong babasahin sa Nehemiah chapter 10 verse 33 to 37 at ganito po ang kanyang sinasabi. Magkakaloob kami ng mga sumusunod para sa serbisyo ng pagsamba doon sa templo. Tinapay na handog, pang-araw-araw na handog na pagkaing butil. Mga handog na susunugin bilang handog araw-araw. Handog sa araw ng pamamahinga. Pista ng bagong buwan at iba pang kapistahan. Iba pang handog ang mga handog para sa kapatawaran ng kasalanan ng Israel at iba pang kailangan sa templo. Kaming lahat ay nabunutan taon-taon ang mga pari, mga lebita at mga mamamayan para malaman kung alin angkan ang magdadala ng kahoy na panggatong sa mga handog sa altar ni Yahweh na ating Diyos, ayon sa itinakda ng kautusan. Taon-taon ay dadalhin din namin sa templo ni Yahweh ang unang ani ng bukirin at ng unang bunga ng punong kahoy. Dadalhin din namin sa mga pari na maglilingkod sa templo ang mga panganay naming anak na lalaki upang ilaan sa paglilingkod sa Diyos. Gayun din ang panganay na anak na baka, tupa at kambing para naman ihandog ayon sa itinakda ng kautusan. Magdadala rin kami taon-taon ng minasang harina mula sa unang ani ng trigo at iba naming mga handog na alak, langis, ng ulibo at lahat ng uri ng bungang kahoy. Magbibigay rin kami ng mga sa mga lebita ng ikasampung bahagi ng mga inani sa aming bukirin. Ang mga lipitang ito ay maglilikom ng mga ikasampung bahagi at magdadala ng mga ito sa templo. Purihin ang pagkarinig at pagkapasa ang banal na salita ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Sa iyo, O Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli kami lumalapit sa iyo upang kay aming pasalamatan at papurihan sa lahat ng mga binigay mong pagpapala sa amin sa linggong gabay at proteksyon na inanong mo sa amin. Lord, salamat sa mga banal mong salita, ang mensahe mo itong araw nito at napakalaga po sa amin ang
yung mga salita na paano namin ito pangalagaan ang aming mga mahal sa buhay, lalo't ang aming pamilya. Lord, salamat dahil nandyan kahit hindi mo kami pinapabayaan sa lahat ng maaming mga gawain sa araw-araw. Lord, kami po muling nagpapasalamat at aming pong tanggapin ang mga pagpapalang aming pong nalikom. At sana po, Lord, ito'y ito'y aming pong gagamitin ng mabuti para sa ikagandahan ng iyong tahanan, Panginoon. Lord, gabayan mo ang mga aming mga negosyo, ganun din po ang aming mga trabaho. Kayo po, Lord, ang manguna para sa amin upang kami ay lalong mas mapabuti ang aming pagtrabaho. Yun lamang sa iyong kagustuhan, Panginoon. Ito lamang po ang aming samutalagin sa pangalan ng iyong anak. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. Tayo po ay nasa dako na ng balitaan. Unang-una po, salamat sa Diyos sapagkat sa lahat po ng mga pamilyang nandito ngayon na kasama natin. Pagpalain po kayo ng Panginoon at sa lahat po ng mga kapatid namin nasa inyong mga tahanan. God bless you po. Balita po, ang RDN sa susunod na linggo na pupunta po dito ang Bonifacio RDN at saka po Borja RDN. Yan po yung pinaka last na ano natin. Tapos po ang gagawin natin, i-schedule na uwi natin ngayon yan, yung mga RDN na yan. Wala nang bunutan. No, i-schedule na natin, ipa-plus na po natin sa inyong screen, makikita nyo po ninyo kung sino-sino na po yung mga RDN na pupunta po dito. Hanggang dumating yung pagkakataon na lahat tayo ay nandito na. Kasi minimiti po namin na lahat ay magkasama-sama po tayo. At balita ko din po, mga kapatid, tuloy-tuloy po ang pangsangipapawid po ng UCCS.
upang magkaroon ng live streaming na pagtuturo po sa ating mga anak para po yung mga anak natin katulad kanina na maturuan pa habang bata sa daang kanyang lalakaran. Importante po yan. Huwag niyong kalimutan, after ng service alas 10 po yan ng umaga, ay mapapanood po natin yan. No? Sa pangunguna po yan ng ating kapatid na Beng Formento at sa lahat po ng kanyang mga posyalis. Actually, nandyan po Sister Beng ngayon. Okay? Palakpan nga po natin ang Panginoon sa buhay ni Sister Beng kasi mahirap po yan eh. Mahirap yan eh, yung kanyang mga opisyalis na kasama. No? So, sa pagkakataon din pong ito ay ang balita, meron tayong mga birthday celebrants. Ayan, atin po silang palakpakan ha, bawat tawagin natin. October 25. Sister Roslyn Ordonio. Yun. Yan. Next. October 26, Brother Ruel Ajero. Yun. October 29, Sister Charlene Encabo. Wow. Yan. October 31, Sister Sophia Urmanita. Sino ba si Sophia? Ngayon ko lang narinig yung pangalan. Yung puso ba yan? Ah, si Princess. Ah, Sophia pala yun. Oh, yun po yung mga kapatid natin na magdaraos ng kanilang mga birthdays. Okay. So, meron tayong wedding. May wedding. Wedding. Wala? Ah, wala. Walang wedding. Walang anniversary ng wedding. No, nakalipas, no? Meron na. Naipag-pray na natin yan. So, salamat po sa lahat po ng mga magse-celebrate ng kanilang mga birthdays. So, sa ngalan po ng iglesyang ito, ay kami po ay patuloy na bumabati sa inyo ng maligayang karawan. At pagpalain po kayo ng Panginoon, sampo ng inyong mga pamilya. Mabuhay po kayo at gamitin po kayo ng ating Panginoong Diyos sa kanyang ubasan. Okay? So, meron pa po ang announcement? Mga announcement. Sa young people, may announcement? Dito sa atin, wala? Akong, parang ano? Announcement, yung pong lupa, malinis na. Pinalinis ni Brad Pitt kahapon doon. May naglinis na. Gawin na lang natin, tambakan na lang natin ng mga bato-bato. Para po yung, hindi po ibon yung bato-bato ha, bato. Kasi po yung mga sasakyan, malambot. Kaya pagka yung parking, baka mabahol kayo. So, mahirap makalabas. Okay? Yung pong aming live streaming ng CCMA, patuloy ko pong ina-announce. Every Monday po yan, sa ganap po yan, alas 6 ng gabi. Yung live streaming ng CCMA, Cavite Churches of Christ Ministers Association, ay meron pong ginaganap na devotion and prayer. Sa ganap po yan ng alas 6 ng gabi. Okay po? So, akin lang po kung napapanood po ng aking mga kasamang kapastoran sa lalawigan ng Cavite, bukas po, meron tayong meeting. Ganap po yan, alas 9 po ng umaga, sa bahay po yan ng ating Pastor Nestor Sindang. Okay? Sa dako po yan ng pao. God bless you all po. So, wala na po ba? So, welcome po sa lahat ng mga hindi naka-attend ng maraming buwan dahil na lockdown sa kanilang mga opisina. Ayan. So, salamat po na sa Panginoon. At ngayon, nakakita-kita tayo. Okay? So, kung wala na po, magpatuloy po yung ating pananambahan sa ating Panginoon. God bless you all po, mga kapatid. For our closing song, let's sing Thank You, Lord. Before you.
Tayo po ay dadako na, mga kapatid, sa huling panalangin. Bago po ako mag-umpisang manalangin, ay ang pamunuan po ng Imus Church of Christ dito sa Imus ay nakikiramay po sa pagpanaw ng pinsan ng aming kapatid na Betcastor na si Rodora Acumen. Na ngayon po ay kinuha na ng Panginoon. Condolence po sa inyo. Tayo po ay manalangin, mga kapatid. Tayo po ay magsiyukod sa ating Panginoon. Sa iyo amin, Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Ama, sa umaga pong ito, ay nagpapasalamat po kami ng marami sa inyong kadakilaan na kami po ay nakatapos ng pananambahan. Salamat po sa mga ginamit ninyo ng mga lalaki at babae, ganoon din ang mga kabataan na nagsituktog at nagsiawit upang ang pananambahan ito, Panginoon, ay maging masaya ang kanilang mga awitan upang inyong marinig, Panginoon, ang kasiyahan sa aming mga puso na ito po ay napakahalaga sa amin. Ang araw na ito, kayo po ay aming pasalamatan sa lahat ng kabutihan ng inyong pinagkakaloob sa bawat isa sa amin. At salamat din po, Panginoon, sa buhay na pahiram niyo sa amin na naririto ang inyong mga anak sa loob ng church at nasa kanilang mga tahanan na nanunood sa live streaming na ito ng Imus Church of Christ. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataong pinagkaloob niyo pa sa amin ng hiram na buhay na ito ay may padama namin pasasalamat sa lahat ng kabutihan ng inyong pinagkakaloob sa amin, Panginoon. At ipinagpapasalamat din po namin, Panginoon, sa oras na ito, ang mga kapatid namin na nanonood, lalo na doon sa ibang bansa, Panginoon, na kahit na wala sila rito sa bansang Pilipinas, ay nakikita nila ang kanilang mga kapatid, mga magulang, na naririto sa loob ng church, na parang naririto na rin sila, Panginoon, dahil nakikita nila sa pamamagitan ng internet o live streaming na ito, ay sila rin po ay nakakapagsamba kahit nadudoon sila sa ibayong dagat, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa inyong binigay na karunungan sa mga tao upang kahit na nasa malayong lugar ang bawat isa, ay nakakapanalangin pa rin, nakakasamba sa inyo, sa Espiritu at Tuhan. At salamat po, Panginoon, sa inyong ginamit na lalaki rin sa napakagandang mensahe na aming pong napakinggan kanina
ng pamagat ay Home Makeover na kinuha sa aklat ng Awit 127 verse 1 hanggang 5 ay doon po ay nalaman namin na napakahalaga pala ng pundasyon ng mag-asawa kung kayo ang pundasyon ng kanilang buhay. Anuman, Panginoon, ang kanilang susuungin sa kanilang buhay, ito man ay may kahirapan, mga dalamhati na kanilang titiisin, kung kayo, ang kanilang pundasyon, ay sila'y magtatagumpay sa kanilang buhay mag-asawa, anuman ang problema, ay kanilang pong magtatagumpayan sapagkat napakatibay ng pundasyon na kayo po, Panginoon, ang kanilang kinikilala. At napag-aralan din po namin, Panginoon, na dapat mahalin ng asawang lalaki ang kanyang asawang babae. At ganun din po, magpasubmit ang babae sa kanyang asawang lalaki. Na ito po ay inyong idinisign sa mag-asawa sapagkat ito po ay makakabuti sapagkat kayo po ang unang nagtatag nito, Panginoon. Nang si Adan at si Eva ang unang mag-asawa na inyong itinatag, Panginoon, na ang lalaki ay pinagkalooban nyo rin ng makakasama at ito'y tinawag na babae. Kaya salamat po, Panginoon, sa inyong turo na ito na kung ganito ang design ay kami po ay magtatagumpay. At napag-aralan din po namin doon na mahalin namin ang aming mga anak at sila po ay igalang nila ang kanilang mga magulang. At huwag naman namin silang itulot sa mahigpit na pagbabantay sa kanila, Panginoon. Sapagkat laki nga sa Biblia na ang isang anak kapag hindi mo pinalo ay hindi mo mahal. Subalit, Panginoon, sa panahon namin, hindi man namin sila napapalo, ay naipapakita namin ang pagmamahal sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa kanila. Na araw-araw ay kasama namin sila, kung ano man ang kanilang mga problema, ay amin din dapat malaman sapagkat kung magkaganon, kung sila'y magkaroon ng problema, ay sa amin nila sasabihin. Salamat po, Panginoon, sa magandang aral na ito na inyong pinabatid sa amin. Na kung kami po ay susunod dito, magiging matagumpay ang isang pamilya. At ganoon din po ay pinagpapasalamat naman namin sa oras na ito ang mga kapatid namin na may mga kaarawan. October 25, Sister Roslyn Ordonio. October 26, Brother Ruel Ajero. October 29, Sister Sherlyn Encabo. At October 31, Sister Sofia Urmanita. Panginoon, dalangin ko po, Panginoon, ang inyong mga anak na ito ay inyo pang pagpalain, pagkalooban ng marami pang mga taon sa kanilang buhay upang sa magkaganon ay sila'y patuloy na makapaglingkod pa sa inyong banal na ubasan, Panginoon. Gamitin niyo ang bawat isa sa kanila, Panginoon, upang makapagsilbi sa inyo, makapaglingkod habang sila ay nabubuhay. Gamitin niyo ang mga taong ito, ang inyong mga anak na ito, upang sila rin po ay lumago sa kanilang pananampalataya. Kaya po, sa dalangin din namin at pinagpapasalamat, naway sa mga araw na ito ay maging masaya sila at makapiling nila ang kanilang mga mahal sa buhay. At dinadalangin ko naman sa mga sandaling ito, ang request po ng aming kapatid na Sally Sally Eupemio, na masakit po ang kanyang sore throat. Hindi po siya masyado makapagsalita sa dahil sa pananakit ng kanyang sore throat, Panginoon. Dalangin ko, O Panginoon, na kayo po ang dakilang manggagamot. Dinadalangin namin sa mga sandaling ito na nawa ay hipuin niyo po ng iyong magpalang kamay ang iyong anak na ito, ang kanyang leeg, Panginoon, naway makaranas siya ng kaginhawahan
sa mga sandaling ito. At kami po'y nananampalataya na siya ay pagagalingin niyo sa lalong madaling panahon. At kung ano man ang kanyang iniinom, Panginoon, ito maging mabisa, kung ito man ay ipinigay ng doktor, Panginoon. Kaya huwag niyo pong pabayaan ang aming kapatid na ito. Pang sa mga darating na araw at linggo, siya po ay patuloy na aming mga kasama dito sa church, Panginoon, na samsamang naglilingkod sa inyo. At dalahin ko rin po ang mga kapatira namin na may mga karamdaman, kayo po nakababatid ng lahat. Kung ano man ang kanilang nararamdaman sa mga sandaling ito, isinusuko po namin sa inyo. Kayo po ang dakilang manggagamot. Hipuin niyo po kami, Panginoon. Kawaan niyo po kami, Panginoon. Ang lahat ng may mga karamdaman, in Jesus' name, kami po'y naniniwala na sila ay inyong pagagaling. At dalangin din po namin ang aming pong mga kapatid na nandun doon sa ibang bansa, Panginoon. Kung sila man po ay may mga karamdaman din doon, abutin niyo po, Panginoon, ang inyong mga anak na ito. Sila man po ay naghahanap buhay sa dagat o nasa lupa, Panginoon. Huwag niyo silang pabayaan. Ilayo rin po, Panginoon, sa anumang sakit na ito na kumakalat sa buong mundo, ang COVID-19, Panginoon. At dito naman sa aming bansa, Panginoon, salamat po. At wala namang nababalita na isamaan sa inyong mga anak dito sa Imus ay hindi naman nagkaroon ng COVID-19, Panginoon. Subalit, dalangin pa rin namin, O Diyos, balutin niyo kami ng inyong banal na espiritu, ang inyong banal na dugo, upang kami ay malagpasan ng sakit na ito, tulad ng dugo na ay pinahid doon sa hamba nung ang inyong mga anak ay nandun sa Ehipto. Ang salot na ito ay lumagpas lamang sa kanila dahil ang dugo ay simbolo ng inyong dugo na nabuhas doon sa krus sa Kalbaryo. Kaya po, Panginoon, balutin niyo po kami ng inyong banal na dugo upang sakit na ito ay hindi dumapo sa amin. At ganun din po, dinadalangin namin ang mga nakikinig o nakapanood ng live streaming na ito mula rito sa Amos Church of Christ. Alam niyo po kung sino sila, Panginoon. Dalangin ko lamang po, Panginoon, na nawa, hipuin niyo na inyong magpalang kamay ang mga taong ito upang sa magkaganon, sila rin po ay tumanggap sa inyo na kayo po ay kanilang maging ama at sila ay maging anak, Panginoon. At nawa, sa mga darating na panahon, sila rin po ay tumanggap sa inyo at mabautismuhan upang malubos ang kanilang kaligtasan. At dalangin ko rin po, Panginoon, sa aking pagwawakas na ang amin po laging dinadalangin na may ma-invento na, ma-discovery na ang vaccine ng COVID-19 upang ang buong tao dito sa buong mundo ay hindi na nag-aalala, upang ang lahat ay ma-injection na at kung ninyo loloobin upang hindi na kumalat ang sakit na ito, upang maging bumalik na ang normal sa aming buhay, na hindi na kakaunti ang lumalabas, hindi na kakaunti ang pumupunta sa inyong bahay dalanginan, bagkos ay marami sama-sama ang nagsasaya pagkalinggo, sama-sama ang nagpe-fellowship, na kayo ang pinasasalamatan dahil sa inyong kadakilaan. Salamat po muli. At kung gaano nyo kami iningatan last week, sa buong isang linggo, sa aming paghahanap buhay, pag-aaral namin mga anak, muli po, Panginoon, dumadalangin kami na sa linggong itong darating na ito, mula Lunes hanggang sa susunod na linggo, sa muling pagbabalik dito, ingatan nyo ang bawat isa, Panginoon, sa aming pong mga magulang, mga kapatid, mga anak na sisipaghanap buhay. Ilayo sa anumang kapahamakan, kung anuman ang kanilang sinasakyan, ilayo sa anumang aksidente, at lalo-lalo na sa sakit na COVID-19, Panginoon. Kaya po, Panginoon, salamat pong muli. At ang lahat ng ito ay aming ibinabalik sa tanging pangalan lamang ni Jesus, na aming Panginoon, at sariling tagapagligtas, nawa ang kapurihan, ang
lahat ng ito ay sa iyo lamang, Panginoon, inaalay. Ito kaming dalangin. Lahat po'y magsabi ng Amen. Hello. Mga kapatid, bago tayo magkahiwa-hiwalay, tanggapin natin ang pagpapala ng ating Panginoon. Naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Siya nawa.